plano buhay ko. Grabe, sobrang ano, detalyado, nakakainggit. Sana ganun din hindi, ako ka. Sabi kasi nila, pag daw ikaw ay humiling sa Diyos, kailangan specific. Hindi lang yung kagaya ng isip ko, Lord, sana magkaroon ako ng baby girl. Specific ang hinihingi ko. Sabi ko, Lord, sana magkaroon ako ng baby girl na mukhang China doll, singkit, pero kailangan sa akin yung talent. Kasi yes. Yes. Ako ni Mr. Specific talaga. Gusto ko po yes. Baby girl. Kailangan doon pag nagdasal ka, specific eh. Baby girl na chinita. Kahit yung mukha, yung ano, sa asawa ko na, yung kutis, kasi medyo Chinese-Chinese, di ba? Ang gaganda ng kutis ng mga kapatid niya. Ganyan, basta po akin, Lord ng talent. Lord. Sabi ko, ganyan. Tapos, ang, so, yun nga, pagka daw nag-plan ka, if you fail to plan, you plan to fail. So, kailangan yes. Pag nagplano ka, by this time, like for example, 2021, mag-Philippine loop kami. Philippine loop is isa sa mga gusto magawa ng karamihan sa mga motor, which is iikutin mo yung buong Pilipinas. Iikutin mo. Wow. And since we work from home, ang goal namin is while working, for example, magstay kami sa isang place ng 1 week, i-explore namin si area, tapos weekends, habang ina-explore namin si area, 1 or 2 weeks, magtatrabaho kami ng weekdays, weekends, lipat kami ng bagong bayan. Yun. Oh, diba? Ang yun talaga yung naman, freedom na binibigay ng work from home. Iba yung magiging fulfillment mo doon, yung satisfaction mo. Kasi yun yung gusto mong gawin. At the same time, nagagala ka pa. Ang dami tao share. Na gusto makarating sa ibang bansa, ako hindi. Gusto kong maikot ang Pilipinas. Ah, ako din, alam mo. Magandang lugar na. Love your own. Pero ano ha, in fairness, di pa ako nakakapunta ng Puerto Galera. Pares lang tayo, di ba? Sana minsan makarating tayo doon, di ba? Oo nga. Andyan lang siya eh. Oo, tsaka pagkatapos na tong mga kineme-kemerot na COVID-COVID na to na nandiyan sa paligid natin. Mm-mm. Yan. Tapos, another thing that I share sa blog is beauty tips. Kasi, pagpuyat. Diba may beauty tips pa? Dami talaga. Yung mga lang sa akin ang sinishare ko dun. Yung, nagkaroon ako, dumating ako sa point na ang dami, puyat ka. So, be, yung pimples mong ganyan. So, hormonal. Nag-explore ako ng ano ba yung parang ano, panlaban natin sa ano, yun. Nandun din yung site sa blog. Yun yung mga bagay na so, lifestyle din, no? Lifestyle blog. So, gaya din ang ginagawa ng mga iba. Oo. Yes, yun yung iyong tagline. Lagi niya sinasabi is hindi ako palalabas ng bahay. Which is true. Dati, nung after kong manganak, kasi na nga nabuntis ako high school. So, pag-graduate, napaka-wild ko na noon. Talagang outgoing ako. Sabi ng nanay ko, sabi magkapatid, huwag kayong magpagabi ng uwi. Alam niyo na kung ano namin magkapatid, umaga na kami umuwi. Dahil huwag daw kami magpagabi. Talagang ano, lifestyle, makukuha mo talagang palalabas. Pero nung mag-start ako na mag-work from home, hindi, para ka ermitanyo, nung nag-ECQ... Kahit naman sino! Nung nag-ECQ, matatawa ka, sabi ko, ang daming mga nagpo-post. Nung yung bagong-bagong, ano pa lang, March 16 or something, sabi, mga hashtag quarantine, sabi ko, nung ko lang na-realize, ang tawag pala sa lifestyle ko ay quarantine. Quarantine! Nung hindi ka lalabas na hindi ka mamamalengke. Yeah. Hindi ka lalabas. Normal sa akin, sabi nung kaibig. Sabi tuloy ni Mara, sabi, wala naman na iba sa ginagawa mo. Ganun ka naman talaga. Lifestyle ko pala ay quarantine. Diba, advantage. Advantage sa'yo. Diba? Wala nagbago. Pati work. Nung mag-start, ano, guys, kung nag-iisip kayo na magsimula sa freelancing world, this is the best time. Yun yung sabi ko. Tama. Hindi ko alam kung napabust ko ng vlog na yun, pero this is the best time. Just because a lot of companies, nare-realize na nila yung power of remote work. Home base? Yes. Yung, kasi ang laki nang nadidiskwento nila. Para lang may idea kayo sa ibang bansa,
insurance pa lang umaabot na ng 30 to 50K para sa mga trabahador nila. Mm-hmm. If they hire someone who works remotely, pag nag-decide sila na i-enroll sa health card, MaxiCare, which is in-offer din doon sa company namin, at dito ko lang na-realize yun, kaya alam ko eh, nag-research ako, sa Canada kasi parang umaabot ng parang 20 to 40K ang insurance pa lang. Nung mag sabi nung client ko, ano ba yung mga typical na benefits dyan? Siyempre, pero nilaban ko talaga, bigyan niyo yes. kami ng health card. Buti kayo, meron kayo niyan. Oo, bigyan naman kami ng health card after 6 months. Mm-hmm. Research nila, nagulat sila nung sinabi kong wala pang $1,000 yung insurance ng isang tao. Parang pumapalo lang siyang 600 something Canadian dollars. So yes, kagad si client. And nakikita ngayon ng mga businesses yung advantages kapag nag-hire sila ng mga VAs. Mga remote lang. Yeah. Exactly. Tapos, ang daming nag-open ngayon na digital marketing agencies. Nag-boom yung business nila. Oo. Kasi yun yung trend ngayon. Oo, kailangan makikisunod ka sa uso eh. So, nung nauso yung mga VA for real estate, I also have experience pala as a transaction coordinator for a real estate company. Yun yung medyo matagal ko, 5 years. Mm. Wow, 5 years! Oo, tapos ni-rehire ulit nila ako nung December. Parang wow. pinakaula nila ako, nagbawa sila ng tao ng February of last year. Pero hindi naman ako pinabayaan ni client. Inilipat niya ako doon sa friend niya. What tapos, a gem! Tapos, nirehire niya ako ng December. Tumigil lang ulit nung may pandemic na. Mm-hmm. So, na hindi dati sila existing online. Online? Ngayon nakikita mo na. Dami nga ngayong online seller. Lahat ng kaibigan ko online seller. Nagsusurface yung mga online-online na ano na yan. Mga gigs na yan. Ang nakakala, ang gusto mo, edi, ano? Hi, Cecilia! Hello, ang nakakaloka sa mga tropa ko, gusto mo silang lahat suportahan. Oo. Gusto mo silang lahat na tulungan. Ha, ganun din ang, may ganyan din akong pakiramdam. Yung sila yung ayaw pa. Parang ganun. Hindi sila hey, equipped tumataba pa. Tumataba talaga tayo. hindi ka na magre-reklamo sa presyo. Kasi kumbaga, imbis na mamalengke ka, ako ngayon, pati yung palengke ko online na lang. Talagang dinideliver na lang. Sabi ko nga, ganun din ako hanggat maaari. Natutuwa naman ako. Kasi yung binibilhan ko sa palengke, nagbenta na rin siya online. Ay! Ang galing yun. Diba? Sabi ko, yan ano talaga ba? Yung trend ngayon eh. Oo. Sabi ko, gustuhin ko mabumili sa lahat ng kaibigan ko. Gaya naman. Ang hirap namang mag-commit sa Chloe T. Yeah. Tapos na naman ang exercise na. Hindi kaya, nakakaloka. Sabi ko, hindi na sa ano eh, hindi na sa budget. Yung maisipin na lang, minsan na binibenta nila, 50 pesos, dalawang, ano na, lumpiang sariwa. Oo. Eh, dalawang o-orderin ko, ako lang kakain. Kasi hindi mo na kaya nalang, diba? Si Ranjeta natin yan, ma'am. Si Asel nga, nagbebenta ng cake, laway na ako. So, oo, oh, diba? Ako sarap kaya, tikman ko na. Tikman mo na. Ako yung PD pala ang order. Sabi ko, may blueberry cheesecake, ano ba yan? Ano talaga, tapos nauuso naman ngayon yung ano, at the end of yun, March ay hashtag quarantine. Oo. April, hashtag work from home. Sabi ko, ay, tama! Yes. Yan na. Nakikilala na nila yung work from home, di ba? At saka, nung nag-pandemic, parang yung online work, hindi siya masyadong affected, hindi kagaya ng mga traditional na work. Mas, ano pa nga, mas lumobo pa nga yung quantity ng mga... opportunities online. Yes, nag-pandemic siya. Hindi kagaya ng mga... yung karaniwan na trabaho natin sa labas na natigbang authority ang mga ano, nagsara. Yung normal na trabaho ko nga, nagsara. April ay hashtag work from home. May ay hashtag pasabay. Kamusta naman ang mga ano, first time kong makatikim ng SNR na pizza. Kabanuan ko.
ano ba yan? Kasi hindi ako, sabi ko nga sa inyo guys, ang ano ko eh, hindi ako mahilig, mahilig ako bumiyahe. Pero pag bumiyahe kami, nakain kami sa mga karinderya, sa mga lokal. Ang tagal ko tumira ng Alabang, nasa 4 na taon. Ah, hindi. Tatlo. Pero, hindi ako nakakain ng SNR. Yung mga friend ko, pagkakain sila doon, ang nakain ko lang ay, ang pandalas ko lang na pinupuntahan, pag gusto kong medyo mag-explore-explore, South Mall, Starbucks, ATC. Pares tayo, hindi pa rin ako nakakatikim ng SNR. Eh, may nagpa-order nung May. Sabi ko, ano ba yan? Mahal-mahal naman ang pizza. Parang mabot yata ng 1,000 yung order ko. Sabi ko, oh, pwede na ito basta ma-experience ko. Diyos ko, ang sarap pala. Ang talaga? May try? Ulang na lang mag-ulam ako ng kanin. Pero yun, ano lang siya, siguro order lang ulit ako or ano, pag nandun lang kami. Parang sa Manila, 600 something lang siya. Pero since nandito tayo sa probinsya, may patong-patong-patong siya. Yes, yes, yes. Umabot ng 1 plus yung order ko. So, parang dalawa eh. Tapos plus 150, 150 each box. So hashtag pasabay tayo sa nung May. Nung June naman, ayan na. Hashtag plantita. Sabi ko, ay! Tapos sabi ko, plants naman. Oo. Tapos ang dami na nila mga ano. Iba-iba ko, mga trend. Pero, oo. Diba? Normal na normal. Dinitrend nila, pero normal mong ginagawa. Sabi ko, di ngayon, nakaka-relate na kayo sa mga kagaya kong nagpo-post dati ng halaman na hindi nyo pinapansin. Marami pa akong like, marami akong likers ng post pagkat ang post ko ay may pa-cleavage. Kesa sa mga halaman ko. Sabi ko, sabi ko, kahit mga barkada kong babae, hindi nyo nilalike yung plans ko. Pero nung may cleavage, talagang super like kayo. May comment, check, mami. Relate ako dyan. Sabi ko, mas mabenta ngayon ng ano. Tapos may bago akong pinasok. Ang pinag-aralan ko pala nung... Diba, ang daming gigs ni Ma'am, ni Vloggy Mary, o. Oh. Tapos ano, ang technique ko lagi dyan, kung wari, uy, pag-aralan mo to, ang una ko kagad na tanong, ganto ko kagalit ha. May pera ba dyan? Kikita ba ako dyan? May ganun. Oh, meron talaga tayong ganung drive. Kailangan talaga natin ng pang ano eh. Nung mag-work from home ako, dun ko na-realize yung value ng oras ko. Like, totoo. Ay mag-i-spend ng anything more than 4 hours dito, anong makukuha ko dyan? May pera ba dyan? Just kung wala, tutulog na lang ako. Ngayon, nung last year, yung mag-aama ko, naglalaro. Just to show you in details what I'm gonna do with Shopback. I already earned 2,280 and then we have an available balance of 472.89. I chose the option e-wallet transfer and then I added my PayPal right here by clicking on add e-wallet. Now once you've added your PayPal account there, it will say not verified, so you have to go to your email. You'll find this email. It says verify your details. When you click on new details, it will automatically say that you have successfully verified your payment details. So from here, we just put the amount that's available, 42.89. We click on withdraw, submit request. It says takes 3 to 5 working days for us to receive it. If you guys love to shop, I recommend trying Shopback. There is also an app on your phone wherein before you go to the actual shopping site, you just need to click on the Shopback app and then it'll lead you to the shopping site because you can actually earn. Imagine I earned 2,753.08 already out of shopping from September to December. So in just a short span of time, I was able to earn this much. Imagine how much you can earn from for a year. I would say you can earn as much as 4,000 to 5,000 extra. Eh, hindi naman natin may iwasan na bumili online because there are a lot of stuff online na ang mura-mura. If you guys want to join Shopback, let me put a link at the description box below where you can download and sign up for the app. Try it out, okay? Try it out. Seriously, some serious cashback money on here.